Sa San Isidro, Montalban, dalawang dalaga ang naiyayang mag-inuman ng isang binatang namit nila online. Nang sunduin sila ng binata, kasama pa raw nito ang kanyang pinsan at tiyugin. Habang nagiinuman, bigla na lang daw silang nawala ng malay at nang magising, nakahiga na sila sa kama at di umano'y pinagsasamantala ka na. Mabigyan kaya ng hustisya ang sinapit ng dalawang dalaga? Madaling araw ng Agosto 2023 na dumating sa opisina ng Barangay San Isidro ang mga magulang ng mga dalagitang sina alias Jenny, 13 taong gulang, at Rika, 14 na taong gulang. Nag-complain po sila, may kasakasama yung dalawang bata. As bawsi officer, pinuntahan po namin. Sumbong ng magkaibigan, inunestya raw sila ng magtiyuhin na sina Wilfredo Baynosa, 55 taong gulang, at Miko, hindi niya tunay na pangalan. Ang pinangyarihan ng insidente, liblib at malayo sa tirahan ng mga dalagita. Ma'am, saan tayo papunta ngayon? Si Chief Pintor po. Saan ho nangyari yung krimen? Opo. Ano ba itsura niyan? Para ho maintindihan natin mga kababayan. Yan po yung tambakan ng basura dito. Tinatawag namin landfill. Tambakan ng basura, landfill? Allegedly, sabi ng bata, dyan ho siya tinala. Opo. May mga kabahayan po dyan. Humigit kumulang kalahating oras mula ho sa sentro ng Montalban. Narating ho namin itong lugar ng Pintor. Itinuro po sa kanya at ikinuwento kung saan po nangyari yung mismong krimen. At tambakan ho ng basura ito, yung bandang tuktok. Pero itong lugar na ito, umaalingaso na yung amoy basura. Dito ho, sinasabi ng bata na dinala siya ng suspect. No, napakasukal ho pa. Mami, halika. Hey. No? Ang binabanggit ho ng bata, iniyak-iyak siya. Pero nag-iba na ho yung hagdan, paakyat. Ito ay parang pigiri ang itsura na inabandona na. Napakasukal ho. Sa gabay ng Violence Against Women and Children Officer ng barangay, inilahad sa amin ni Jenny ang buong pangyayari. Mga bandang 7:40 po, nagsabi po siya sa akin na may nag-aaya daw po sa kanya ng inom. Hindi nakatanggi si Jenny sa pagpilit ng kaibigang si Rika na samahan siya. Dapat po hindi po ako kasama noon. Sinama niya lang po ako para daw po may kasama siya. Napagkasunduan ni Rika at ng lalaking chatmate na si Nico na sa isang convenience store daw sila nito, susunduin. Sabi po namin yun, sige po. Pagdating sa pizza place, laking gulat ng magkaibigan na may kasama pang isang lalaki si Nico, ang isa pa niyang yuki na si Rene. Hindi rin niya tulay na pangalan. Nagtaka po kami na lumagpas po ng maislap, tas dumiretso po ng Pintor. Nang pakarating sila sa bahay ni Wilfredo na kapatid ni Rene, sinalubong daw nito ang mga dalagita at nagyaya ng inuman. Pinainom na po agad kami nun. Mga ganito po. Sa pangatlong tagay, unti-unti na raw ng hina at nawalan ng malay ang magkaibigang Jenny at Rika. Dito na raw walang awang inabuso di umano ng mga lalaki ang dalawang dalagita. Nagising po ako nun, nasa kama na po ako. Tas may lalaki po dito sa gilid ko, tas may lalaki po sa unahan. Nang magising si Jenny, wala na siya sa bahay ni Wilfredo. Nung pagkagising ko po ulit, nasa baba na po kami. Dinala po kami sa bahay po ng kuya ko. Nakita rin niyang tila tulala na ang kanyang kaibigan. Nalaman ko na lang po yung nangyari sa kanya nung nag-usap po kami sa barangay. Nang makauwi sa kanilang bahay, dito na nila ikinuwento sa kanilang mga magulang ang pang-abuso di umano na kanilang sinapit. Dumiretso kami ng presinto. Kaya pagdating sa presinto, di ko na alam kung ano din nangyari. Sa kablang ko na ako yung mulat yung sinabi na yun eh. Sinubukan pang hanapin ng Bausi officers at ng mga pulis ang magtiyuhing sina Wilfredo at Rene. Pero napakalamang nag-exit mode na raw ang dalawa mula sa sityo. Base sa salaysay ni Jenny, si Wilfredo namang tila nagbigay ng atensyon at nagpakita ng motibo sa kanya habang nag-iinuman. Iisa lang po ang in-identify niyang tao na nang abuso sa kanya. Meron siyang isinalaysay dito na si... Pero kasama lang nila uminom. Ang kaibigan ni Jenny na si Rika, pinili raw na hindi na magsampa ng kaso dahil sa takot. Merong message dito tungkol na yung para bang hinahabilin niya na yung kaso sa iyo. Ibig sabihin, siya ayaw na niyang sumali sa kaso. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin niya? Sabi niya po, yung sa'yo na nga lang, sabi ko po, kasama ka. Okay naman na yung akin, sabi niya daw po. Pero dahil sa nararamdamang suporta mula sa mga magulang, si Jenny, buo ang loob na ituloy ang pagsasampa ng reklamo laban kay Wilfredo. Para po, hindi na po mangyari ulit yung ginawa niya po sa amin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang
sa GMA Public Affairs YouTube channel.